Kaswabe, what we have here is the 2023 Toyota Hiace Super Grandia Elite. I want to say thank you to Emperor Motorsports for allowing me to film this luxury family van. And for more information, Kaswabe, nandiyan lang sa description below. Isa lang ang layunin ko for this video, Kaswabe, kasi alam ko marami sa inyo ang naghahanap ng king of comfort and luxury, which is the Toyota Alphard. Pero, sad to say, medyo challenging ang paghahanap nito ngayon dito sa ating bansa because of the demand and supply. Para sabihin ko sa inyo, this one is for sale, Kaswabe. Baka magkaroon ka lang ng change of mind and magkaroon ka ng other option because this Grandia Elite, meron silang sharing ng konting platform when it comes sa Alphard. So marami ito sa trim level niya na family. Nandyan yung commuter, which is the 15 seating capacity din for cargo. Then yung iba with comfort, less seating capacity. But this one is for VIP treatment, Kaswabe. 10-seater ito. And i-check natin ano yung mga detalye niya and ano ang pwede niyang gawin para sa iyong pamilya. Of course, this is a family carrier. No question asked. Kaya naman, hindi na tayo magtatagal. Let's begin. Pag tinitigan mo mabuti, ang makikita natin ay downscaled na Toyota Alphard, which is, that one is a compliment, pero don't worry, may mga modern touches naman rito. Pero for me, if I have the option, etong mga chrome na ito, babalatan ko yan at gagawin kong brushed aluminum para mas premium and mas social ang dating ng ating Grandia Elite. Elite nga eh. Ang ground clearance ay 6.9, doing good. Then you have fog lamps there, tapos may mga black panel ka rito, then all around meron kang U-shape na chrome papunta rito sa ating headlights, then blacked out ito with twin projector bulb turn signal para siyang may daya na series of cluster light because yung daytime running lamps natin may mga konting partition siya. Mukha siyang galit na transformers, no, yung mata. Tapos very nice yung flow ng ating hood, which is the engine before, eh, nandun banda sa driver na parang pinapakuluan para siyang nagsisilbing noodles. Pero thankfully, nandito na yan. So powering this Grandia Elite is a 2.8 liter inline 4 diesel engine that gives 174 horses and a whopping 450 newton meter of torque. Siyempre kailangan yan because medyo magiging mabigat ang curb weight natin pag pinuno ito ng iyong pamilya. Well, hindi ko na i-discuss sa inyo yung 0 to 100 because it's not about the performance. Ang fuel efficiency nito ay nasa 5 in the city, sa highway, mga around 14 to 15. The combined is 7.5 kilometers per liter. And mated nga pala ito ng 6-speed automatic transmission with shift paddles. Pero biro lang yun, Kaswabe. Anyway, punta na tayo rito sa side profile. Kaswabe, welcome sa ating side details. Ang notable dito, very chunky na power folding mirror, chrome-coated turn markers. Pag ganitong position, Kaswabe, ibig sabihin nakalock. Yung mga wheels and tires natin, same setup lang sila. Bridgestone, 235, 65, and 17-inch aluminum alloy wheels. Ngayon, ito yan, Kaswabe. Yung mga window, syempre dito lang yun na-open. Pero pagdating sa ating mga passenger, second, third, and back seat, yung pinaka-last row natin, hindi mo pwedeng pakialaman yan. Fix lang talaga sila. Pag ang key fob nasa bulsa natin, pwede mo nang i-open to. Lagay mo lang yung kamay mo. May sensor. Then, sa Grandia alone, manual operation yung pagbukas ng mga side doors. But this one is power assisted, kaya sliding ang ating doors. Kalabitin mo lang dito, automatically, napakaswabe ng kanyang movement. Pero mamaya na natin pag-uusapan kung ano ang nasa interior. Ito ang fuel door cap natin. Pag sinara, press mo lang ganyan. Hindi mo kinakailangan hatakin ng ganon. Punta naman tayo sa rear fascia. Moving on here, very boxy, literal. Para malaman mo na Grandia Elite ito, hanapin mo lang yung script dito sa baba ng Grandia. Literal. L-shape yung mga rear taillights natin. And to open, you have to pull this. Pero dahan-dahan ka, baka humampas sa panga mo at manakout ka. May stopper ka kailangan. Yan! Okay, hindi siya power assisted. 10-seater ito, Kaswabe, pero para ma-maximize natin na maging cargo space ang ating last row, which is the fourth row, eto papakita ko sa inyo. Hindi na ako magsasalita, Kaswabe.
hindi ko na binitin yung dito, nakakapagod ka swabe. So you have here a great amount of space, 3 rows na lang yung natira. Pag ibabalik, same procedure lang naman. Kumbaga, baliktarin na lang natin. Swabe, pakita ko lang kung paano yung operation ng mga seats natin para mas maging detailed tayo. So for example, natanggal na natin, pwede mong ilagay dito. Yan, makasapit na. Para walang nakalawit. Pag ibababa natin, make sure na itong third row seat medyo naka-forward ng konti. Kasi, ayan, like ito, di ba, hindi siya magkasya. Nakikita mo to? So, angat lang. Ay, hindi, baba pala. Naitulak na natin. Then ngayon, pababa. Pero make sure, itong paa niya, nakaayos. Yan. So, baba. Hindi mo pa ito mapupull kasi dito, yan, hatakin mo to. Ang hirap lang i-demo kasi you have to push this down tapos hahatakin mo dito. And yes, all are in place. Ang nakakaloka lang rito kaswabe, hindi siya power assisted pero soft closing naman. So this time, punta naman tayo sa mga VIP seating. Okay, let's go in. Nandito tayo sa right side. Walang space, hindi rito. You have to pull this para one piece yung ating VIP seat. May forward mo. Then, let's enter dito sa gitnang space. So, this is a four-seater. Tsaka, pinaka less premium siya and less exciting ng mga seats. Ayan. Ito yung point of view ko. So, the driver, VIP seating, third row, kolelat seating. Meron ka dito. Ayan, may mga map lights ka naman. 1, 2, then 3, 4, naka isang linya sila. Then you get here, meron kang sariling vent, pero don't worry, omni directional na map lights. Then pwede mong i-off, pwede mong i-on, coat hook yan, privacy shade. Oy, bonus bottle holder and cup holder you have, pero wala na, yun lang. Oh, nakasya ba yung tuhod ko? Yes, I am 5'10 and a half, pero sakto lang. Pero I don't wanna be here, kaswabe. If you wanna move this forward, again, you have to push this lever para mapunta ka. Ay, mapunta yung seat, ma-move forward. May speaker naman kahit papano, so don't worry. Pag nag-play ng music, makakarinig ka pa rin, hindi ka bawal. So let's go dito sa third row seating naman. Yan. Medyo na-promote ka ngayon. Okay? Handheld na lang yung camera natin kasi pag fix yung camera, ang hirap ipaliwanag kung ano yung nandito, kaswabe. Una sa lahat, mas gumanda na yung seat mo, syempre promoted ka na eh. Pero yung headrest, mas maganda pa rin dito sa VIP seating. You have the treatment ng quilted leather. Ayan, kung makikita mo, it has a different pattern ng stitching. Wow, meron ka ng armrest. Pero doon, dikit-dikit kayo na parang sardinas. May vent ka, grab handle. Uy, nag-upgrade. Coat hook, syempre nasa'yo pa rin yung privacy shade. Then nagkaroon ka na ng USB Type-C. Dalawa oh. Cup holder, meron kang desk dito pero natatransform yan into storage. Tanggalin mo lang, meron sa pang ilalim nito. Dito tayo nag-enter. Pero ang normal na position niyan, syempre, atakin muna natin to. Mas naging komportable ng konti. Pero paglalabas yung nasa third row, pwedeng makiusap ka muna. Atakin mo to. Yan, walang VIP, itulak mo siya ngayon. You can go outside. Then after, doon na tayo sa driver bago tayo dito sa VIP seating. Kaswabe, welcome sa ating driver cockpit, but this video is brought to you by... Kaswabe, introducing Wheel Model C2. It is simple to operate and makes tight turns to get you wherever you need to go. Impressive power that allows you to see and do more, live the life you aspire, can be disassembled for easy transportation in the trunk of any car, whether you're shopping on the weekend or traveling with your family. Model C2 can be easily adjusted from seat height and back support angle to create a comfortable driving experience. Battery is made by LG, which is flight approved and with travel certificate, can be controlled by iPhone and has full suspensions. Please check the description below for more infos and please rewind for better understanding. Maraming salamat PWD Mobility Philippines. Check their social media platforms, Instagram and Facebook. God bless.
Magkaiba sila ng experience syempre when it comes sa SUV, mga crossover, or even sedan, kasi sobrang grand ng ating spacing dito. Una sa lahat, tingnan mo to, yung chest ko and shoulder, yung leveling nila, it's very wide open here sa front windshield sa atin, dito sa side window. Kitang-kita mo yung mga ganap dito sa baba. Pati yung side mirror natin, sobrang lapad. Ang mga nakikita natin na detalye rito, una sa lahat, syempre yung legroom ang ganda rin. May mga wood panels dito with combination of brushed aluminum in every siding, dito sa gilid, dito sa dashboard natin. Ito yung gusto ko sana naging material doon sa ating front grille. Pero syempre, wala tayong magagawa. That's the own design of Toyota. Then, yung door handle natin dito located, which is aluminum, yung AC vents and center armrest, magkakapareha sila ng material. It's kinda luxurious pa rin talaga, kaswabe. Malapad yung ating center armrest. Ito yung reason kung bakit hindi masyadong magkakaroon ng holding hands moment si chauffeur and even si Yaya dito. Merong malaking space. Pag inopen natin, may tray ka rito. Then, napakalalim na storage. Dito rin, ang lalim ng storage, kaswabe. Gear lever, it is floating here. Dito, pwedeng lalagyan na ng vape at telepono. Pwede siyang magkaroon ng sports mode. I-tilt mo lang sa left and you will get 6-speed manual movement dito or shifters. Then, climate control, the infotainment system is just standard, equipped with Toyota Safety Sense 2. At ito yung list nyon. Post mo na lang, kaswabe. Okay. Ang daming bottle and cup holder with 12 volts dito. Meron dito. Then ito, another. Pag nagbabiyahe ka, pag ayaw mong antukin, you can put some snacks here like the Cloud 9 or mga boy bawang moments. Ang lalim eh, oh. Tsaka yung bottle dito holder, yung mga door bins natin, ang lalaki. Meron kang grab handle and they are using mechanical handbrake. Once na nag-shift naman tayo dito sa driver cockpit natin, sa mismong driver side, steering wheel is maganda yung diameter, multifunction switches natin, mga lane keeping assist and etc. Press start and stop na switches natin to ignite. May mga switches ka ng color. Ang hinahanap ko rito, kaswabe, is yung ambient lighting. Pero I don't know why, kung nasaan yun, hindi ko talaga makita eh. Tilting and telescopic yung steering wheel. Ang seats natin, it is automated naman sa driver, pero dito sa ating passenger sa harap is manual. May blank switches ka doon for customizing your Super Grandia Elite. Then pag si manong driver, papasok ka na as the VIP owner of this. Pwede niyang pagbuksan ka automatically, hindi mo na kinakailangan abutin yung door handle kasi nandoon yung auto and manual na mga modes ng sliding doors, and to open and close nandun pa rin configuration, plus meron kang cup holder doon sa left side. Lipat naman tayo sa ating VIP seating. Kaswabe, here we go with a sweet spot ng ating Grandia Elite. At alam mo ba, kamot ulo ko, kaswabe, kasi hindi pala naka-on yung mic natin. Sa kinunan ko kanina dito sa ating driver cockpit, Diyos ko, napagod na ako. So please subscribe, kaswabe, at konting effort lang. This is the captain seat, kaswabe. Para sa akin, mas gusto ko dito sa right side kasi pag sa left side, ito yung head-to-head collision. In case what will happen, mas safe tayo dito sa right side. Ngayon, VIP seating ito, very different yung style ng seat niya and very comfy compared doon sa last row, which is the less important, with Ottoman technology nga pala ito. Meron siyang different features, syempre. Una sa lahat, para i-adjust natin yung back seat. Ayan, move forward and backward. Tapos ito naman, magsisilbi para sa extension ng ating footrest. Oh. Did you know, kaswabe, na itong mga captain's chair natin with Ottoman ay ginrab ito from Toyota Alphard. Kaya yun yung sinasabi ko kanina sa inyo na meron siyang sharing na component about that Alphard. May mga adjustment pa rito eh. This lever here is for you to move forward and backward. Pag meron naman sasakay na passenger coming from outside or lalabas siya, ito naman yung ipupull mo. Kasi one piece gagalaw yan. Pero don't apply weight kasi hindi ka gagalaw. Dapat, yan, wala talaga siyang tao. Oh, pag gusto mong may weight na application, ito yung gagamitin natin. Wala kasi akong van, kaya nung una nalilito ako, kaswabe. Headrest natin, it is butterfly with adjustment. Kasi pag gusto mo na, yan, standstill lang yung ulo mo,
makapahinga ka man or kahit nakahiga ka ng konti, once na yung driver natin medyo merong urgency or may performance driving si manong driver, at least in place ka pa rin. Additional na tray table dito sa gitna, meron ka. Pwedeng you leave it blank or meron kang table, cup holder or any business documents pwede mong ilagay dito. Siyempre malamang, di ba? Meron kang negosyo na pinagkakabalan pag kumuha ka ng isang mga Grandia Elite, which is the Budget Alphard. Cup holder and bottle holder, USB Type-C. Then dito sa driver natin and even sa passenger sa harap, meron kang wood panel with brushed aluminum. Pero sa Alphard naman is grab handle, map light dito sa gitna, adjustment ng temperature natin, and yung blower. At pag gusto mo ng mga highlights ng pinopost natin here in YouTube, follow mo ko sa Instagram, Rico Suave, and get some merch, maski isa lang ka Suave, white or black is available to reach the optimal level ng ating channel. Huwag mong kakalimutan na gumamit ka lang ng Air Spencer car freshener that will last 90 days and made in Japan ito, manufactured by Ecosia, if you want a premium smell sa loob ng cabin ng iyong sasakyan. And niyayaya kita ka Suave na maglaro, let's play and earn. I-download mo lang yung link sa baba kasi maraming games dyan na pwede mong pagkabalahan. Pag wala ka masyadong ginagawa or hindi ka busy, mananalo ka dyan ng 100 pesos, 1,000, 10,000 or even 100,000, depende sa'yo. Basta hinay-hinay lang ka Suave, okay? I'll see you sa next video ko. Don't forget to subscribe. God bless, more power and more performance.